Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay May Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si May Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw, o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina May at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang mainit na umuugong po na tunay na dahilan ng pagtatapos ng main goals kung saan kasama rin ito sa mga naging desisyon ni May Mendoza. Mamaya idedetalye natin ang mga bagay na yan kasi siya po ay kinakantsawan na nakagawa po ng isang perfectong desisyon. Ano? Kasama na rin po ang kalalabas lamang po ng event ng Lazada. Nagaganapin naman po sa live ng Lazada app no, on June 5, 2022. Kung saan, sa pagkakatrack nga po ng mga netizens, napatunayan po ng lahat na si May Mendoza at Alden Richards ay kapwa libre sa araw ng Linggo na ito. Ano nga bang magiging epekto nito? Makakaasa nga ba tayo na maglalabas ng panibagong posters ng Lazada habang papalapit na ang araw ng Linggo? Makakapagpakita nga kaya si Alden sa Itbulaga ngayong Webes hanggang Sabado? Yan po yung mga pag-uusapan natin. Sabi naman po sa inyo, kahit araw-arawin po nilang intrigahin si May at si Alden, eh araw-araw din po natin silang babasagin, lalo na sa mga sarsuelang kaakibat ng kanilang mga storya, di ba? At bago nga tayo magpatuloy pa, hayaan nyo pong magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal kina May at kay Alden ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan na kaisa nyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. At para po dun sa mga nagtatanong, uulitin ko lang po no, never po naming sinasara ang aming comment sections. Welcome na welcome po kayo sa inyong mga komento at sa inyong mga suggestions no, sa aming comment section. Practicein po natin yung freedom of expression na tinatawag, okay? At kung nood ka nga nanood ng mga video updates natin pero hindi ka naman nakasubscribe, naku, ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga bagong-bago at nagbabagang happenings kina May at kay Alden. At bilang pasasalamat nga po, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. Unahin natin ang naging komento ni Miss Thelma Galvin. Sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas, here's my point of view if some of us can take the pressures because of what's going on with May and Alden. Like the sarsuela, maybe kailangan sa atin ibang ADN at magpahinga muna or bumitaw na instead of becoming a basher of Aldab, I think it is better just rest muna sila kasi hindi nakakatulong sa sitwasyon eh. Instead na maawa sila kay May at kay Alden, eh hindi sila no, hindi sila ang sila pa yung nagpapalala. Basta ko chill lang ako and wait for tamang panahon na sabihin nila ang totoo. Thank you sa update mo Mr. Pinas and God bless you and your family." Tama po yung sinasabi ninyo Ms. Thelma Galvin. Instead of being a basher of May and Alden, di ba? Eh, tumahimik na lang muna kung hindi nga nila matake yung nangyayari kina May at kay Alden. Kung hindi nga nila alam ang pinagkaiba ng totoong buhay sa showbiz, eh manahimik na lang muna. Kesa nga naman po na i-bash na lang nila ng i-bash si May Mendoza at Alden Richards. Hindi naman kasi porket hindi nagsasalita yung dalawa, eh lahat ng sasabihin nila eh tatanggapin ni May at saka ni Alden. Remember, si May at saka si Alden po ay walang panahon sa social media, maliban po sa kanilang mga social media managers. At syempre, kahit nakikita ni May at saka ni Alden yung mga sinasabi nila, nagtatayangang kawali na lang po sila. Hindi na po sila pumapatol pa sa mga fans, lalo na sa mga bashers. Maraming salamat po sa inyong komento. At ang ikalawa naman nating komento ay mula naman po kay Miss Julie Sanchez. Sabi niya rito, "Mr. Pinas, may nabasa po ako kaya tinapos na ni May ang main goal sa gusto na naman yatang ipasok na malas ano, sa kanyang show. Kung totoo ito, mas maganda pa ang desisyon na ito ni May. Tungkol naman po sa Lazada, may nananakot ba sa kanila? Bakit hindi nila magawang pagsamahin ng dalawa? Inegosyo ang sa kanila at ang consumers ang nagre-request. Thanks po Mr. Pinas sa update at sana po pagsamahin na ng Lazada si May at saka si Alden. Ang dami pong nag-aabang." Well, in terms of Lazada, mamaya po idedetalye natin yung mga bagay na yan. At dun po naman dun sa sinasabi ninyong naging katapusan po ng main goals, ayan po yung isa rin sa ating mga sentro ng mga updates po natin ngayong araw. Ngayon po kasi, di ba, alam niyo naman, gantong oras,
umeere pa po ang Itbulaga. Ito po yung na-tape na nila. Kung Monday, Tuesday po ngayon, 'di ba? So ito po yung kanilang itinape ng Friday na pinalalabas po nila ngayon. Mamaya po pag-uusapan po natin ang bawat isa. Okay? Thank you so much po sa inyong comments. At ang ikatlo naman nating komento ay mula naman po kay Miss Doris Datupan. Sabi niya rito, good decision na needed din ni May na magpahinga. Dahil puspusan yata ang shoot nila sa main goals. Di naman niya siya robot, grabe naman kasi ang management niya. I don't mind the bashers, dyan sila happy sa pangalipusta kay baby girl. Mga inggitera lang yan ng taon. Speaking of Lazada, tama ka dyan Sir Pinas, madali naman tayong kausap. Kung ayaw nilang pagsamahin ang dalawa sa 6-6 event, there's no problem about that. Mas gusto nilang bumaba ang sales nila. Okay, then Shopper is always there. In real life naman, lagi silang magkasama. Chill lang ako. Wala naman silang laban sa reality. Mr. and Mrs. Fulgerson naman sila ever since 2016. Thanks Mr. Pinas. Have a pleasant day to you. And God bless. Tama po kayo Ms. Doris Latupan. Hindi na natin kailangan pampatulan yung mga bashers niya. Pero ngayon pa lang po, humihingi na rin ako ng pasensya sa inyo, no? Dahil kung minsan may mga bashers na hindi ako pinalalagpas na sobra-sobra naman kasi talaga. Kung mambash kay Maine Mendoza at kay Alden Richards, sa amin eh, okay lang naman na kami yung i-bash, no? Pero kapag si Maine at saka si Alden na, hindi namin maipangako na hindi kami magsasalita. Di ba? Thank you so much po sa inyong komento, Miss Doris Latupan. At yung isa rin po sa mga nabanggit ninyo, pag-uusapan din po natin ngayong araw na ito. So, unahin po natin sa ating usapin ang nangyayari po ngayon kay Alden Richards. Kanina lamang po ay nag-post po siya ng kanyang story, no? Kung saan hawak-hawak po niya ang napakaganda niyang baso, no? Yung ganung baso, mahal po yun, eh, no? At makikita niyo na nasa condo nga po siya, no? Ngayon, ito po yung isa sa indikasyon kasi may mga nagsasabi na paano niyo naman nalaman na nahinto naman yung taping ng startup nila, Alden. Ayan po, kaka-story lang din po ni Alden. Nandun lang po siya sa kanilang condominium. Pinaalam sa lahat na siya ay libre, no? At talaga nga namang pribadong buhay ang kanyang ginagalawan. Ito po kasi yun, ano? This coming Sunday, ito po yung makikita ninyo pag kayo ay nagpunta sa page ng Lazada. Meron po silang live event with the singers and your favorite artists, no? Siyempre, pag sinabi niyong ganun, mga artista, mga singers, isa po dyan si Alden Richards. At I suppose po, no? Inaasahan din po ng aming team na nandun po si Maine Mendoza. Bakit ganyan? Itong mga nakaraang araw lamang po, di ba? Nakaraang buwan, nakaraang linggo. Si Maine Mendoza, pinadala pa nila ng Thailand ba? Thailand, tama, no? Dun po sila nag-gumawa po ng kanilang commercial para po sa Lazada. Di ba? Tapos pinalalabas din dito sa Pilipinas, pinalalabas sa YouTube, di ba? Pinalalabas kung saan-saan social media platform. So, ganito lang po 'yon. Ngayong linggo, June 5, 2022, mapapanood nyo po 'yan sa app ng Lazada, ng live, no? Pero sa ngayon, wala pa po silang confirmation na si Maine Mendoza at Alden Richards ay nandoon po sa magiging mini concert po nila sa pagsalubong po ng mid-year sale, yung 6-6 na tinatawag nila na event. So, ngayon pa lang po, ganito lang po yon para sa mga nagtatanong na, Mr. Pinas, nandun ba talaga si Mina at si Alden? Dahil kung nandun sila, mag-check out na ako. Sa ngayon pa lang po, no, 31, i-hold nyo po muna. Huwag mo muna kayo mag-check out. Okay? Mahirap po yung ganon. Siyempre, alam nyo naman yung nangyari noong nakaraan, di ba? Maraming nagagalit kasi biglang si Maine Mendoza na yung sinasabi nila na kasama ni Alden. And then all of a sudden, because of the teleserye of Alden Richards, ipinalit po nila si Bea Alonzo. Di ba? Ay, hindi pala si Bea Alonzo, si Jasmine Curtis Smith na dapat talaga si Maine Mendoza yung nandoon. Di ba? So, ganun po yun. Utakan lang tayo dito kasi tayo yung consumer eh. Di ba? Tayo yung tatangkilik sa kanilang produkto. So, dapat makiramdam tayo. At para naman po sa sentro ng ating mga updates, isang napakagandang desisyon nga po ang sinasabi ng mga netizens na nagawa ni Maine Mendoza dahil kung mapapansin po ninyo, nung katapusan ng main goals, no, nagpapahapyaw po itong producer nitong main goals na ito na isasama raw po itong si Panot sa season 2. Diba? Kung di ako nagkakamali, pati nga si DJ Chacha, no, naibalita rin po ito sa TV5 kung di ako nagkakamali, nasusubukan daw nila na ipasok si Panot dun sa main goals. Kaya naman pala,
nag-decision na kaagad ng season ender ang main goals, no? Para nga naman hindi na magamit pa. Well, kung ako po ang tatanungin, napakagandang decision nga naman na tapusin na muna ang main goals season 2 kung papasukan nila ito ng kay Panot, di ba? Kasi nga naman, nasa OJT na si Panot eh. Diba? Ano ang sinasabi nila? Dahil nga naman walang alam pagdating sa pagtungtong niya bilang congressman, kailangan pang mag-aral. Diba? E paano yun? Hihintayin muna ng mga mamamayan na matapos sa pag-aaral bago umaksyon. Paano yung aksyon agad na tinatawag nila doon, diba? Well, ganun talaga. Siyang niloklok, no? Itanggapin po natin, pero yung mga ganitong pagkakataon na gamitan na naman, madadamay na naman sa main, yan po yung mga bagay na hindi natin tutorial. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.